Nandito po kami sa bilihan ng mga honey kasi na-fake po ako sa pagbili ng honey. Ako. Ngayon, bali, ano po itong pinaka-ano nyo na to? Yung ito po yung wild. Usually, ito from bees ng Apiserena or mellifera. So, ito yung mga common na tawag ng mga Tagalog, Batangueño, or sa bandang Queso na pukyutan. Sa Visayas, pukyut lang yata ang tawag nila. Pero ito yung common. So usually, makikita nyo kapag ang honey ay pure, parang may lamad dyan, may ibabaw. Kasi po, ang honey ay galing sa bahay ng, parang artista dito ah, bahay ng bees. Magkaiba po yung beehive na tinatawag at saka yung honeycomb na tinatawag. Saan nanggagaling ang honey? Nanggagaling siya dun sa tinatawag ng honeycomb. Ito po yung honeycomb. Kaya lang ito ay wild. Wala na kasi yung honeycomb ng wild eh. Naubos na, mabilis-mabili yun eh. Ito yung ligwan. Ito siya. Ito yung pinipiga. Pag piniga mo siya, ito na siya. Honeycomb po ang tawag daan. Ito po. Parang same po. Lang po siya dun sa... Oo, ito po yung honey na wild naman. Pag piniga, ganyan po. Kaya lang wild yun, kaya dark. Ito kasi ligwan to, kaya ganyan ang kulay. Pag piniga. Pwede same lang po siya kung sakaling... Opo. Yung benefits niya. Honey din siya na ano. Kaya lang siya magkaiba ng kulay kasi magkaibang lahi ng bubuyog. Ito pong bubuyog na pinanggalingan nito ay ligwan bees or sa ibang lugar kilala laywan, laywan bees. Ganyan talaga yung kulay niya. Pagka ang honeycomb bagong kuha, parang kulay tubig. Pero kapag habang nagmamature siya, dumidilaw. Lalo na pag napiga na, pag piniga na siya, naliligwento na siya. Pero pag pagkauna, yung mga kunwari, piniga mo, unang araw, maputi pa yan. Susunod na araw, ano yan, dumidilip na, umaano na siya, dumidilaw na, nagmamature na. So, sa inyo po talaga yung mga, ano lang, mga... Opo, ito. Lahat po yan. Sa, ano na to, sa ano po yan kinukuha eh, sa bundok ng, sa may Quezon. May part ng Dolores, Candelaria, Sariaya. Kasi, hindi naman pwedeng mag-stick sa isang lugar. Malawa kasi ang bundok eh, magkakadikit naman yung ano. Bali, dinadala lang po dito nyo na pinaprocess yung mga honey. Ano po, may group po kami doon, ng sila, mga kasama namin doon. Ipigay na nila yan doon. Dadali na lang nila dito. Tapos, kami na bahala mag-pack. Maglagay dito. So, kasi mahirap kung from doon, ibibiyahe mo dito. Kasi ito, pag hindi mo agad to piniga, tapos naka-expose, napapanis. Ito yung beehive naman na tinatawag. Yan naman yung kadikit na honeycomb. Yung honeycomb naman, ito yon, ito beehive. Ito naman yung bahay ng bubuyog. Kumbaga, dito nangingitlog. Nandito yung mga itlog ng mga bees. Kaya actually, pag kinain nyo yan, minsan may mga buo ng mga ano dyan, maliliit or mga larvae, mga ano. Okay naman yan kainin. Kinakain ko ngayon. Masarap naman. Parang buko. Parang gano'n. Parang lasa po niya. Parang gano'n. So, kasi, dito po sa honey ko. Ito kasi, ang laman nito, honey mismo. Ito naman, ang laman nito, yung mga itlog ng bees mismo, o kaya yung medyo malaki-laki na. Basta nasa loob pa siya. O, pwede nyo pong i-promote ang ano ninyo? Kung ano yung pangalan ninyo, kung saan po kayo pwedeng kontakin? Ito po ang... Sige po. Para kung artista na iyak. Ito po yung product ni Don Galapong. Ito po yung aming company na Don Galapong ang pangalan. Ngayon po, bakit po Don Galapong? Kasi po, ito po ay lolo ko. Buhay pa naman po ito. Opo, yan. Si lolo ko po yan. Ngayon, tubong Bulacan po kami. Ang lolo ko po ay kilala sa tawag na Don Galapong kasi mahilig yung family nila magtuto ng pakanin, mga Galapong. Kaya na-establish po ito 2014 pa. However, nung pumutok ang ano, ang pandemic, at saka yung lahi po kasi namin, may lahi ng mga hika, diabetes, ganyan.
Kaya yung mother ko po, mahilig sa organic. Kasi nga, marami kami mga sakit sa kente. Tapos yung dalawang kapatid ko po, sobrang bayan yung kain. That's the time, sinadya namin yung Quezon province. Tapos marami kami nakilala. Nakakilala kami ng grupo ng mga mamumuhag talaga. Napuntahan namin, na ano namin, nakita namin yung lugar. Doon kami nag-start magka-interest about honey. Kasi una, user kami. Noong una, pumunta lang kami doon, bumili lang kami ng container, panggamit lang bahay. Tapos na-notice namin na yung mga bata hindi na hinihika. Tapos tumaba na rin sila kasi sobrang payat nila dati. Parang weekly kailangan pumunta ng doktor kasi hinihika. After that, tapos yung mother ko nga dahil doon, parang sinasabi niya na, honey lang magpaganda ng katawan ng mga anak ko, ganyan. Yung mga kamag-anak ng lolo ko, si Don Galapong, nagpa-start na parang, sige nga, isabay mo ko isang bote pag nagpunta ka ulit doon. O sige, sabay mo. Hanggang sa naisip niya, what if ituloy niya na? Kasi total, bumibiyahe din naman ng malayo. Tapos, so, doon nag-start hanggang sa nung pagputok ng pandemic, mas lalong dumami yung demand na isabay mo nga ako ng bili. Hanggang sa kinarero na po namin, kinausap na po namin yung mga kaibigan po namin doon na nung una, nabit lang namin sila, binibilan lang namin doon. Hanggang sa dire-diretso na, ingal ako. Nakatuwa lang din po kasi bukod po doon, nakilala pa po namin yung ibang mga farmers doon. Yung mga nagtatanim ng mga sili-sili, ganyan. Tapos yung taniman ng buko. Kaya po, nag-update kami doon sa products na coco vinegar. So may coco vinegar din po kayo. Ito naman pong coco vinegar na to, itong pinaka-vinegar niya, galing sa sabaw ng buko, kaya siya tinawag na coco vinegar. Tapos, ayun po, recipe naman po ng mother ko yung timpla ng parang tawag sa Tagalog sa Bulacan, sukang atsara eh. So yan, spicy na matamis, ganyan. Tapos, ang gamit nga po ay sabaw ng buko. Kaya, organic po. Hindi po siya yung parang patulad ng suka na parang hinihiwa yung dila. Kung masakit sa dila. Ito po, parang mentras mong gamitin, maa-addict ka kasi swabe lang sa dila. Ganun siya. So, ayun po. Ganun po nag-start ang amin. Hanggang sa akin na rare na po. Kaya po ngayon, bibili po ako para matikman ko siya. Nasa, wow. Ano po. Sige po. Ito pala, hindi pa pala ito nadama. Sige po, isa ano po ito, organic 12-in-1 ginger turmeric. Ano pong pinagkaiba nila? Kung mapapansin nyo po, marami namang ginger turmeric sa ibang lugar. Sa Pure Gold, sa SM, mapakadami niya. Kaya lang, anong pinagkaiba nito? Ito po yung 12-in-1. Merong malunggay, may pandan, may lemongrass, guava, oregano, banaba. Kaya maganda po ito kasi may ibang kasama siya. At ang sugar po nito is 15% lang. Unlike po ng mga ibang brand na sobrang tamis. Ang nanotice po namin sa ibang brand na nabibili, sobrang tamis kasi ang taas ng ratio ng sugar. Well, ang paggawa po kasi nito para maging powder, required talaga may sugar, wala kami magawa. Gusto sana namin walang sugar para partner sa honey. Pero alam niya ng mga taong nasa laboratory at ano, na pagkagagawa ka ng ganitong turmeric, kailangan talaga may base na sugar. Pero ang masaya po kami na nagtagumpay na 15% lang po awa ng Diyos. So, kasi ito po dumaan sa experiment para ma-perfect yung taste niya at the same time na konti lang yung content ng sugar kasi nga ang mother ko at kami ay lahi ng mga may diabetes kaya din gusto namin honey lang talaga walang sugar. Successfully, 15%, mabango siya, malinis siya, wala siyang yung malupa-lupa na matigas, walang ganun. At the same time, madaming mga dahon-dahon kaya okay po ito. Kailangan ko din po yan. Bibili din ako. So, ayun po ang kanilang store. So, i-ano nyo na po. Don Galapong. Don Galapong po. Pure honey po ito, guys. So, ayan. Kung naghahanap kayo.
I-ano ko po yung yung Facebook page nila. Wow. Para mali-ano din po natin. So, maraming salamat po. Bibili din po kasi ako.